Epektibo na ang no-contact apprehension sa lungsod ng Maynila. Pero paano nga ba yan ipatutupad? Alamin natin sa unang balita ni Jonathan Andal. Jonathan? Igan, good morning. Meron na ngayong huli cam dito sa Maynila o yung mga camera na manghuhuli doon sa mga lalabag sa batas trapiko. Andito ako ngayon sa may kalye ng Quirino at Taft kung nasaan yung ilan sa mga camera ng No Contact Apprehension Program ng Maynila. Ayun po yun, yung kulay green na yon na nasa tuktok. Sa ngayon, 36 na HD cameras na ang naikabit sa 6 na pangunahing kalsada sa Maynila para sa programa. Pero madadagdagan pa raw yan at paaabutin sa higit 100 camera. Ang sistema ganito, kapag nakuna ng camera ang sasakyan mo na lumabag sa batas trapiko, ipadadala ang picture ng plaka mo sa MTPB o Manila Traffic and Parking Bureau na siya namang makikipag-ugnayan sa LTO para matrace ang pangalan mo at kung saan ka nakatira. Ia-assess ng MTPB ang footage ng violation mo. Pagkatapos, nakakapadadalhan ng notice of violation sa iyong bahay sa pamamagitan ng liham sa loob ng 2 linggo. Pwede mong ikontes o ireklamo ang violation sa Manila Traffic Adjudication Board. Ang multa pwedeng bayaran sa MTPB office o sa mga designated na banko at remittance center. Ang multa sa traffic violation sa Maynila ay mula 2,000 hanggang 3,000 piso para sa first offense. Kapag hindi nagbayad, hindi makakarenew ng lisensya sa LTO at may karagdagan pang multa. Dahil mga kamera na ang manghuhuli, may iwasan na ang pangungutong ng mga traffic enforcer dahil hindi na nila kailangan lapitan at kausapin ang mga motoristang may paglabag. Iwas gulo na rin daw ito. At sa punto pong ito, makakausap po natin si Mr. Wilson Chang, ang Chief Operation ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sir, good morning. Welcome po sa unang balita. Magandang umaga po at magandang umaga po sa mga nanonood po. Paliwanag muna natin itong camera na nasa likod natin. Paano ba yung gumagana? Nakatapat yan dun sa may intersection, corner Taft, corner Quirino. Yes, sir. Yung camera po niyan ay nakaturo po yan doon po sa unahan na yan na may nakikita po niyo yung mga traffic light na yan. So, kitang-kita. Kung halimbawa po kayo po ay red light pa lang po siya at gumuka, kuha ka agad yung plaka mo at kuha din yung ebidensya na naka-red light pa, sumibat ka na. Okay? Tapos yung pong mga nakikita po yung pedestrian lane, mayan ang madalas pong ano, nagiging problema. Tawiran po ng tao yan. Haharangan po ng mga motor. Doon, madalas po yan. Kaya sila po ay ma-spot po. Kaya nandito po yan para nakikita po lahat ng mga plate number. Kahit po siya napakaliit po na natin mga plaka, pagka sinumpo yan, kitang-kita po. Paano naman, sir, kapag yung mga sasakyang walang plaka o yung mga unregistered vehicle, paano po yun? Yung pong ating sinasabi na walang plaka, meron po tayong, alalahanin po natin, meron po conduction sticker po yan. Yan po mga conduction sticker po niyan ay nakarehistro po sa LTO. Okay? Ngayon po, halimbawa, nag-commit po kayo ng violation at ikaw yung sasakyan mo ay hindi po nakarehistro, doon po malalaman po sa data. Kasi po, pag ito po ay nakunan na po kayo, diretso po yan sa data ng LTO at siya po mag-i-inform na ito pong sasakyan ito kung kailan ang last registration nito. So malalaman natin siya na hindi pa po siya nakarehistro. Sir, kahapon nung nilaunch nyo ito, doon sa, nung pinost nyo rin ng Manila PIO sa Facebook page, okay, Marami mga netizen na nag-comment, mga motorista rin na dapat daw inayos muna yung mga defective traffic lights sa Manila dahil meron daw sila na-encounter, naka-go pa daw, naka-green light pa, tapos bigla-biglang nagpupula, naabutan sila doon sa may yellow box, kaya sila nagkakaroon ng violation. Anong masasabi niyo sa mga ganong komentos? Unang-una po sir, nais ko lang ipaalala po na ang traffic light po natin sa buong Metro Manila is under the MMDA. So nire-report po namin lagi po yan kung saan po yung mga may defective na traffic light. Pangalawa, kung sakali po nagkaroon po ng diferensya po ang atin na mga traffic light, nakikita po yan sa camera. At hindi po basta-basta po na naaprubahan po yung pong violation mo hanggat hindi namin nakikita. So, halimbawa po, may defective po yung ating traffic light. Meron po dyan na traffic enforcer na tatayo po dyan na siya mismo ang magmamando na. I-disregard na po yung traffic light. Maraming salamat po. Isa po si Sir Wilson Chang ng Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB. Yan muna ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si Jonathan Andala, buong puso para sa Pilipino.